Hindi porket isang sales lady ka, maliit ka. Kasi, ang daming sales lady ngayon, ang daming empleyado na talaga nagkakaroon ng sariling bahay, nagkakaroon ng sariling sasakyan. Magaganda ang buhay. Diba? Sa pagsusumikap lang yan. Pag-uusapan natin ngayon yung pagiging buhay empleyado. So, pagpasensyahan niyo po yung tsura ko. At ako po yung nakapambahay lamang. At i-share ko lang naman sa inyo yung buhay ng pagiging isang empleyado. So, mabalik tayo. So, kung matanong niyo po, ako po ay isang hamak na sales lady. So, ako po yung 8 taon naging empleyado, 8 taon po ako naging sales lady. So, ako po ay nagsimula maging trabahador 2011. So, 2011, 17 years old pa lang po ako noon. Pagka-graduate ko kasi ng high school, nag-try na po ako maghanap ng trabaho para makatulong sa amin. At umaluwan-aluwan ng kaunti ang buhay. Kumbaga, isang kahit isang tukala ang talaga. So, ako po ay graduate 2011. Pagka-graduate ko, mga ilang buwan, naghanap ako ng trabaho. So, nakahanap po ako ng isang tindahan para makuhanan ko ng experience ko. Kasi, syempre, ayoko naman po na basta na lang ako mamamasukan ng wala pa akong ka-experience. So, dun muna ako sa palengke nagsimula. Opo, nagtrabaho po ako sa palengke sa isang tindahan. Ang pangalan po niya ay Sakto 100. So, karamihan sa may kakalala sa akin, hindi alam na ako yung nagtrabaho doon. Pero opo, nagtrabaho ako doon. Umatanong nyo, ang sinesyoldo ko pa lang. Ang sinesyoldo ko noon ay 160 a day. Yun ang sweldo ko nung araw na yun. 160 pesos a day ang sweldo ko noon time na yun. So, ako po isang buwan lang doon. Kasi ako ngayon naghanap na ng experience. The same time, parang kumuha lang din ako doon ng magiging panimula kong baon, parang panimulang budget ko para sa pag-a-apply ko sa susunod na pag-a-applyan ko. Sumahod ako doon ng mga nasa 4,000. 4,000 sa 4,000. Kasi isang buwan lang ako doon, wala akong rest day noon. Walang rest day kasi bago pa lang isang buwan doon ko yung walang rest day noon. So, ayun. Yung kinita ko noon, pinang-apply ko sa SM. So, doon ako nagsimula talaga. Talagang parang taong SM na ako eh. Doon talaga ako eh. Ako eh, sa mall talaga tumagal. Sa mall ako nagtrabaho talaga. Doon ako natuto. Doon ako nagkaalam sa kung ano-anong bagay. Sa pagtitinda, sa pagsisisa tungkol sa sales. So, 18 years old na ako. Nag-apply na ako sa mall, sa SM. Department store yung in-applyan ko noon. SM department store, nakuha ko. Pero, yun nga, yung mga requirements kong pinang-apply ko doon is yung pinagtrabahuhan ko sa Sakto 100, which is yung 4,000 pesos nga po. So, edi yun. Kasi dito sa probinsya sa Lipa, sa probinsya po kasi, syempre, provincial rate, mababa talaga yung rate namin dito. So, magtatanong lang kung bakit ang baba. Pero yun nga po, nagtrabaho sa SM Department Store. Ang natatandaan kong may rate pa nung time na yun, provincial rate pa nung time na yun, minimum is 310. Doon ako nagsimula sa 310 na per day. After nun, nag-apply na ako sa mall, sa mga boutique, sa mall. So, lahat, halos lahat ata pinagpasa ko ng resume. Oh, apply ako. Pag-apply ko, di, ang sumunod kong naging trabaho ay sa Jag Boutique. Yon ang sumunod ko. Yun ang naging pangatlong trabaho ko. Kumbaga, eh, parang mayroon pa ako naging backer noon, kaya ako doon napapasok. Kasi ang view to daw ng ma'am siya nyo, hindi pang boutique, eh may naging backer lang, kaya napapasok doon. So, yun nga, ang rate pa nun is 310 pa din. So, alam niyo ga ma'am siya, yung mga natatandaan ko kasi, ang sinasahod ko sa isang cut-off. Sa isang cut-off, parang nasahod ako ng 4,000. So, paano ko ba binabudget yung 4,000 kong sahod sa gada cut-off? So, 8,000 sa isang buwan na sahod ko. Sa ibang tao, yung 4,000, sobrang liit. Sa isang araw nila, walang kwenta yon. Pero yung 4,000 yung pinagtrabahuhan ko na po yon ng 15 days. 15 days.
So, paano ko ba ginabudget yon? Kasi sa pool po, kasi nung nag-17 years old na ako, hindi na po ako humihingi sa amin. Nung nag-17 years old ako, hindi na ako humingi kahit piso sa amin. Naghanap ako ng trabaho, nagkatrabaho ako. Yung mga pang-requirements ko, talagang hindi ko hiningi sa amin. Talagang pinagtrabahuhan ko yun. So, ayun. So, ako lang po sinishare ko lang sa inyo kasi talagang doon ako nag-grow. Doon ako maraming natutunan sa pagiging tindera ko, pagiging sales lady ko, sa pagiging empleyado ko. Sinishare ko lang sa inyo. So, ayun, hindi po kasi madali talaga maging isang sales lady. Kasi syempre, kahit ayaw mo, kailangan mo gustuhin. Umulan man, umaraw, kailangan mong pumasok. Yun yung mga nagiging experience ko eh, nung time na yun. Talagang kahit naulan, gigising sa umaga, sobrang lakas ng ulan. Tanda-tanda ako talaga, may bagyo pa nung umala. Sayi, kailangan pumasok. Ako pa naman hindi talaga na-upset. Hindi kasi ako obsinera. Alam mo yung parang nangihinayang kasi ako sa isang araw. At the same time, nahihiya ako umabsin. So, di mabalik tayo. Nasa jad nga ako. Naka-isang taon ako doon. Isang taon kasi contractual pa yun eh. Walang regular. Talagang kontrata. So, tumagal ako doon ng isang taon. Isang taon sakto ako doon sa JAG. So, wala na. Endo na ako. Kuhan, bago ko ma-endo doon, eh ako syempre, friendly ang mamshi sa mga co-tenants ko. May syempre, patian. Eh, sumunod kong trabaho doon. Ako'y napapunta sa Mendres, sa Sapatosa naman. So, nasa Damitan ako, napapunta naman ako sa Patusan. So, hindi ko tanda kung magkano rate ko nun. Siguro, 325, 335 na. Nung time na yung tumaas na ng konti. Or 310 pa din. Basta tanda ko, hindi naman nataas ng 300 plus yung ako sila niya sildo eh. So, ayun, nagtrabaho ako sa Mendres, sa Patusan naman ako. Yung tipong talagang madumi, malinis man yung paa, hawakan mo yung paa ng customer mo, ipapasok mo yung sapatos na hawak mo. Para lang ma-fit sa kanya yung tamang sapatos para sa kanya. So yun yung mga naging experience ko, talagang halos lahat ay talagang naranasan ko. So, sa pagiging trabahong, pagiging empleyado, pagiging sales lady. So yun. So ako'y natutuwa lang, share ko lang sa inyo. Kasi sa halagang 4,000 sinasahod ko, kada cut-off, ako po'y may naiipon pa doon. Bukod sa tama, paano ba binabudget yung 4,000? So 4,000, yung 1,000, pangbigay sa amin, sa bahay. Pangtulong, pagkain, pangbigas, pangbayad sa kuryente, kung ano man. Yung 1,000, yun ang itatabi ko sa bangko ko, ipon ko, gada ka sahod. Yung 2,000, dyan na naikot yung aking bambaon, panggastos kung ano mang emergency kailangan bilhin. Yun, doon na naikot. Pero yung may kailangan, syempre, may kailangan din naman ako maintenance para sa sarili ko. So yung 2,000 na yun, yung para na doon na lahat. Maintenance sa sarili ko, pangbaon, etc. Kasi hindi po talaga ako nahingi. Sa pulong ng trabaho sa amin, nagtrabaho ako, hindi na po ako nahingi sa amin. So, yun. Kung talagang kasya-kasya. Ayun ko, talagang magaling lang din ako mag-budget. So, yun, ganun. Nakaipon ako. So, natatanda ko pa noon. Gada may endo ko, ang naiipon ko lang, 6,000. Maximum 6,000 lagi ang naiipon ko lang. Sa loob ng 1 taon ko pagtatrabaho, 6,000 yung naiipon ko. Malaki na. Malaki na yun para sa akin. Sobrang laki na yun. So, ang ginagawa ko dun, tago-tago ko yung 6,000 sa bangkon. Pag ako na-endo, kasi in time kasi mga yun, mga mamshi, hindi pa si Duterte syempre, hindi pa na ano yung mga regular-regular, laging kontrata, by contract. Kasi kaya nire-ready ko yung sabili ko na may endo ko sa trabahong to, kaya kailangan ko mag-ipon para pag na-endo ko, meron na rin akong pang-apply sa susunod ko pag-a-applyan. Yun, kasi nga wala akong mahihingan, hindi ako nahingi sa amin. So, yun, nagtrabaho ako sa Mendres. So, ganun ulit. Ipon ulit ako. Ganun ulit ang pag-ipon ko. Basta, gadas niya sundo ko, ganun. Pagkatapos nun, kahit 1 taon din ako sa Mendres, 1 taon din ako doon. Ako'y natutuwa lang kasi nung na-endo ako doon, natuwa ako kasi may backpay ako doon. So, backpay ko ata doon, 3,000 ata. Hindi ko natanda. Basta nagka-backpay ako. Sumunod kong trabaho sa Mendres, ako ay nag-body shop. The body shop naman, sa mga make-upan, sa skincare. Yan po, di ako yung problemado naman. Ako yung wala akong alam sa mga ganyan. Pero yun, doon nga ako napapasok. So, masarap yung trabaho ko sa the body shop noong time na yun. Kasi,
ang magagawin mo lang, magre-retouch, magme-makeup, make-upan mo lang yung customer, i-represent mo lang yung mga skincare. So, walang mabigat na trabaho. Kasi naranasan ko, nung ako yung nagtrabaho sa Jackie, tinutulungan namin yung stockman namin na magbukas ng box, magbilang ng mga pantalon, tapos sa mendres, paakit ako dun sa kisame. Kasi nandun yung mga stock ng sapatos, ala, baba, taas. Tapos talagang tatlo yung sapatos kasi minsan yung mga sizes tsaka iba't ibang kulay yung pinapakuha ni customer. So yan, ganyan naman na experience ko. Yun ang the Body Shop, doon na umaluan yung trabaho ko. Medyo umaluan talaga yung trabaho ko sa The Body Shop. So sa Body Shop, parang tumagal lang din ako ng isang taon. Naging isang taon. Sa, yun, parang sa Body Shop, parang nakaipon ako sa Body Shop ng 10,000. Ewan ko kasi medyo malaki yung sinasahod ko doon. Medyo malaki na ata yung rate. Nasa 335 na ata yung rate nun. Sumunod ko pong trabaho ay sa Mosimo. So, ganun ulit yung routine ko. Nakaisang taon din ako doon. So, ang year ata nun ay 2015. Year 2015. So, 2015. Ako ay nakaipon. Siyempre, hindi may... Ako kasi mahilig talagang mag-ipon. Kasi natatakot akong mawalan. Kasi wala kaming pagkukuhanan. Gusto ko laging mayroong may nakareding kahit konti na pang emergency something, ganyan. So, naalala ko pa yung buhay namin talagang maliit ang bahay namin noon. Talagang parang talagang nakitiralaan kami sa lola ko, dun sa likod ng kanilang bahay. Yun, tapos kasi hindi na namin kayang umupa kasi po sa pool bata ako, wala kaming sariling bahay. Sa pool ay kami umuupa na. Nung lumaki ako, wala talaga kami sariling bahay. Nung nakaipon po ako doon, parang kasi ako naman po, idigat ako yung high school graduate lang, nagtrabaho na. Siyempre gustong-gusto ko talaga pumasok sa school, gustong-gusto kong mag-college. Gustong-gusto ko talaga makatapos kahit college. Hindi po uso yung mga K-12 noon, may 2 years pa. Tapos may vocational pa noon, tapos yun nga, mga ladder race na yan, tapos may 4 taon. So, sabi ko gusto kong makatungtong talaga ng college kahit 2 taon lang. So, yung naipon ko, total, yun naman po, nagsimula akong mag-online business nung nasa Mosimo ako. Nagkaroon po ako ng online business, kaya ako nagkaroon ng lakas ng loob pumasok sa school. Kasi alam ko na meron akong pagkukuhanan ng ibabaon ko ng konting pang-tuition ko doon sa aking paghahanap buhay na iyon. So, opo, nag-online business po ako. Hanggang ngayon po, nag-online business pa rin ako. So, nakaipon ako. So, sobrang nag-click po kasi talaga yung online business ko ng time na yon. Sobrang dami kong customer, sobrang dami nabili. Nakaipon talaga ako noon. Talagang doon na lumakas yung loob ko na pumasok ako ng college. So, ito na nga po. Pumasok na po ako ng college. Sa ACLC po ako pumasok. So, year 2015, 2016. Hindi ko na po matandaan. O nga, yun. Nag-college po ako, so 2 taon po ako doon. So, ako po ay nag-scholar din sa mayor namin. Kumukuha din po ako ng scholar, yung 5,000 pesos gada SEM. So, laking tulong noon kasi sobrang laking tulong ng 5,000 pesos na nakukuha ko doon. Sa kagaya kong pinapaaral lang yung kanyang sarili. So, yun, di gada kuha nun, talaga binabayad sa tuition. Tapos, yung online business ko, doon naman ako nakuha ng pambaon ko. Yun. So, hanggang sa nakagraduate ako, year 2017. So, tama, year 2015 nga ako nag-start pumasok. So, year 2017, graduate na ako. Graduate na ako, sobrang masaya-masaya ako ng time na yun kasi... natupad yung gusto ko, nakapagtapos ako. Tapos, ang kagandahan po nun, talagang nag-grow kasi yung online business ko. Tapos, yung kapatid ko, maganda naman yung naging trabaho. Naglakas loob kami ngayon kumuha ng bahay. So, opo, nagkaroon po kami ng bahay. At the same time, pagka-graduate ko, naghanap na ulit ako ng panibagong trabaho. At ito, ang sumunod ko pong trabaho ay sa Samsung. Samsung phones, mga Samsung phones. So, itong sa Samsung, dito po ako sobrang laki na naitulong sa akin. Bukod sa nakakuha kami ng bahay, di ang kapatid ko po yung sumasagot ng equity nung time na yon, tapos napapasok nga po ko dito sa Samsung na ito. Doon na po, kasi lumaki na, at the same time lumaki na din po kasi yung rate.
ng provincial rate. At the same time, may incentive po kasi ako nakukuha doon. So, sobrang laki po nung naitulong ng kumpanyang ito sa akin. Sa aming pamilya kasi yung bahay namin, doon ko nakuha yung mga pagpapagawa ko. At actually, sa online business ko at saka sa Samsung talaga, na incentive kong nakukuha sa Samsung na pinagtrabuhan ko at saka sa online business ko, nakuha yung pagpapatayo ng bahay, yung pagpapagawa. So, yung bahay namin, walang kalaman-laman. Talagang ipapakita ko yung picture ng itsura ng bahay namin noon bago namin lipatan at yung bahay namin ngayon na napaayos na namin. So yun, ipakita ko. So yun guys, sobrang nagpapasalamat lang ako sa mga nangyayari, kaya payo ko lang sa inyo. Kaya ninyo, hindi yung, huwag kayong masyadong mamili sa trabaho. Basta, alam mo yung parang meron kang inaasam na isang bagay na huwag kang bibitaw na hindi mo makuha yun. Pagtrabahuhan mo, basta alam mo lang yung tama yung ginagawa mong gawin mo. Hanggang sa makuha mo yung gusto mo. So, ako nga, tapos ngayon, nakaka-graduate na ako ng college. Nagkaroon na kami ng sariling bahay. Tapos, ngayon, nag-YouTube na ako. Medyo nadami na talaga yung subscriber natin. Lumalago yung ating channel. Sobrang ganda ng mga nangyayari. Ay, ako lang to na-share sa inyo kasi ako lang sobrang saya. Talaga na medyo na-emotional lang ako ngayon kasi talagang ang ganda lang yung nangyayari. So yun, ganun po yung pagiging sa empleyado. So, hindi po madali. So, kailangan mo talagang tiyagain kung meron kang gustong i-achieve. At the same time, hindi porket isang sales lady ka, maliit ka. Kasi, ang daming sales lady ngayon, ang daming empleyado na talaga nagkakaroon ng sariling bahay, nagkakaroon ng sariling sasakyan. Magaganda ang buhay. Diba? So, pagsusumikap lang yan. So, basta yun, kung alam mo lang, kung diskarte lang naman yan, diskarte lang. So, wala naman ako tinapos sa degree, pero maganda yung mga nangyayari sa buhay ko ngayon. So, tiyaga-tiyaga lang po. At, yun, sinare ko lang sa inyo yung buhay ng pagiging empleyadong katulad ko, pagiging sales lady na 8 taon sa palengke, sa mall, sa ibang tao. So, yun lang guys. Sana nagustuhan itong video ko and thank you for watching and don't forget to click subscribe and thumbs up pag nagustuhan mo itong video na to. Bye guys! See you for the next vlog!